So, what's up na naman sa inyo mga ka-Evie? Siyempre, nandito na naman tayo. Isa na namang makabuluhang vlog. Pero bago yon, intro muna tayo. So, etong vlog natin ngayon is sobrang napapanhon mga ka-Evie. Ito is tungkol sa mga sisiw na namamatay sa sobrang lamig ng panahon ngayon. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano may iwasan ang mortality rate. So, bago tayo magsimula, ano ba yung mortality rate? Ang mortality rate ay ang percentage ng pagkamatay ng iyong mga alagang sisiw. For example, mga kaimbi, meron kang 10 sisiw. Mabilis na explanation lang, 10 sisiw. Tapos, ang napalaki mo is 7. So, 3 yung namatay. So, ang mortality rate mo is 30%. Kumbaga, 30% ang namatay sa mga alaga mo kasi 10 yung alaga mo. At kahit gano'n pa karami, gano'n ang pag-compute nun, no? Percentage lang. So, paano natin mapapababa kung hindi man natin ma-perfect na lahat ay mabuhay? Paano natin mapapababa ang mortality rate lalo ngayon na malamig yung panahon? So, unang-unang tip ko sa inyo, alamin nyo muna bakit ba namamatay ang inyong alaga. So, kadalasan yan mga ka-MV sa panahon ngayon. So, sobrang lamig ng panahon ngayon mga ka-MV. Hanggang February yan, malamig yan. O hanggang March pa, no? Mas lalamig po yung panahon, sabi sa balita. So, ang number one na kalaban talaga ng mga sisiw, no? At mga hindi pa adult na Muscovy duck. Kung hindi mo Muscovy duck, pati ng mga ibang alaga, manok, pabo, gansa, yan, mga prune. Bastang bata pa, no? So, sobrang lamig ng panahon. Ang nangyayari kasi dyan is, pag malamig, ano nangyayari? Sinisipon. Pag sinipon, doon sila namamatay. Lalo kung walang bakuna yung iyong mga alaga. Kaya maraming namamatay. Huwag kang magtataka kung may mga namamatay sa alaga mo. Lahat tayo nakaka-experience yan. So, ang magagawa lang natin ay bawasan ang percentage ng mga namamatay sa mga alaga mo sa pamamagitan nito, mga ka-MV. No? Tamang kulungan. So, ngayon mga ka-MV, pag sisiw kasi yan, di ba, kadalasan is kinukulong natin, inihiwalay natin sa inahin nila, no? Yun ang nakagawian natin para mas mabilis dumami yung mga alaga natin, ihiwalay natin. So, ngayon yung kulungan mo dati, nung summer, na open-open, eh hindi na po pwede ngayon. Ang gawin mo, takpan mo lahat, ilagay mo sila sa maayos at close na brooding area, mga ka-MV, no? Marami namang example niyan sa mga groups ng mga animals, nagpo-po sila, nagbebenta pa nga yung iba ng brooding na kulungan. Ang pinaka-design nun is close lahat ng gilid niya. Lahat ng gilid, ah, tapos yung pintuan niya sa ibabaw. Yun yung brooding area. Tapos yung pinakalapag niya is screen na open. So, ang ihip ng hangin, mga ka-MV, magagaling lang sa ilalim kasi pati yung ibabaw na yun, tatakpan mo yun. Siyempre, mababasa yun eh. Sa pag-umulan eh, di ba? Ang pinaka magagaling lang yung hangin sa ilalim, close lahat yung buong paligid tapos sa ibabaw lang ng pintuan. At ngayon, sobrang lamig, pati yung lapag, mga ka-MV, kailangan yung takpan. No? Para hindi, wala talagang pasukan at mas maganda, lagyan nyo pa ng ilaw, mga ka-MV. Minsan kasi, kahit mga hanggang alas 8 na ng umaga is malamig pa rin. No? Dalawa yung choice nyo eh. Una, ilawan nyo sila hanggang alas 8 ng umaga or pagdating ng umaga, kung naililipat nyo yung brooding area nyo, yung kulungan nyo, ilagay nyo sa lugar na nabibilad ng araw. Yung araw sa umaga, mga ka-MV, no? So, kailangan ng mga sisiw yon para bumalik yung sigla nila na nakapanghina kasi yung magdamag sa kanila na lamig. So, ibilad mo sila. Kung hindi mo maibilad yung ilaw, at least patayin mo na mga bandang 8 na ng umaga o yung medyo mainit na yung panahon. O kung naman mga ka-MV, makulimlim buong araw o umuulan, huwag mo muna papatayin yung ilaw para hindi lamigin ang inyong mga alaga kung iniilawan mo sila. Ngayon mga ka-MV, isa pang option nyo para mabawasan yung pagkamatay ng inyong mga alaga mga ka-MV is huwag nyo munang ihiwalay sa inahin. So, ngayon, kahit ngayon lang taglamig, mga ka-MV, isama nyo muna sa inahin, isama nyo sa kulungan, sa brooding area yung inahin. Lalo sa mga pato, mga itik, mga peking duck, mga manok. Isama nyo muna, huwag nyo munang ihiwalay. So, kailangan nila yan. At makakatipid pa kayo sa pailaw, mga ka-MV. Minsan kasi yung pailaw is, hindi na sumasapat talaga sa sobrang lamig. May namamatay pa rin talaga. At, ayun, pangalawang tip ko sa inyo, isama nyo muna sa inahin. Huwag nyo munang hihiwalay hanggat hindi pa
malalaki yung mga sisiw nyo. So, ang atlang tip ko sa inyo, mga KMB, no? Pagdating ng gabi, mga KMB, alisin nyo muna yung tubig nila, saka yung pagkain nila. Diba, may ilaw ka, nandun yung inahen, or ano. Alisin nyo muna. Misa kasi paggabi, mga KMB, dun sila nababasa. Eh, sobrang lamig ng gabi. Pagdating na madaling araw, basa sila, hindi sila matutuyo, doon sila namamatay, mga KMB. So, pagdating ng gabi, ginagawa ko to, alisin ko muna yung tubig, saka yung pagkain. So, ano muna sila, tulog muna sila, no? Steady muna sila. Pagdating ng umaga, doon mo ibalik yung tubig. Iba kasi, nilalagyan ng tubig kahit gabi. So, hindi naman sila iinom ng gabi. Minsan natatapakan nila yan na napupunta sila, nababasa yung katawan nila. Hindi sila matutuyo, magdamag. So, yung pangatlong tip ko sa inyo, alisin nyo yung tubig. So, ayun ha. Yung unang tip ko sa inyo, i-close nyo yung buong kulungan nila. Tapos, pangalawang tip ko sa inyo, ibilad nyo pagdating ng umaga or extend yung ilaw. Pangatlong tip ko sa inyo is, ayun, huwag nyo munang ihiwalay yung inahin sa kanila. Tapos pang-apat is, ayun nga mga kami, tanggalin yung tubig pagdating ng gabi. Kasi tubig, tapos lamig. So, at pang-apat na tip ko sa inyo, mga kami, bigyan nyo sila ng, siyempre, common na to, multivitamins. Huwag nyo munang tipirin yung mga alaga nyo ngayong taglamig, mga kami. Nandyan yung multivitamins, vetracin, na bibili sa mga poultry supply. So, kailangan nila ng additional na, diba, resistensya, lalo yung mga sisiyo. At pang-anim na tip ko sa inyo is magbakuna. Siyempre, number one yan talaga. No, magbakuna kayo. Pero kung hindi nyo talaga afford na magbakuna, hindi nyo naman nakagawian na magbakuna, so kahit yung ibang tips na lang, gawin nyo, no, mga KMB, para lang mabawasan talaga. Pero kung magagawa nyo lahat ng tip na yon is okay yon. At least, mababawasan talaga yung mortality rate o yung pagkamatay ng inyong mga alaga ngayong taglamig. So, magbibigay ako ng mga example na pictures ng mga brooding, mga example ng kulungan. So, pagkatapos ng video na to, tignan nyo na lang. At syempre, hanggang dito na lang video natin. Yan lang yung mga tip ko sa inyo na ginagawa ko upang mabawasan yung pagkamatay ng mga alaga natin ngayong taglamig. So, yun lang mga KMB, bigyan nyo lang ng oras yung mga alaga nyo. So, hindi lang mga pato, bibe, pati yung iba nating mga alaga. So, sobrang lamig. Tayo nga nagkakasakit tayo sa sobrang lamig. So, what if pa kaya yung mga alaga natin? So, ayun lang mga KMB, kung open-open yung area nyo, sobrang malakas yung hangin, maglagay kayo ng mga takip, mga yero, para hindi masasapul ng hangin yung mga alaga nyo. Minsan kahit matatanda ni Muscovy Duck is natatamaan pa rin ng mga sakit sa sobrang lamig. So, ayun lang mga KMB, bigyan nyo sila ng extra na mga multivitamins, no? Lagi nyo busugin para malakas yung resistensya nila. So, hanggang dito na muna mga KMB, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at hit nyo na rin yung notification bell. So, join kayo sa FB group natin, no, mga KMB. Samahan ng mga Muscovy Duck breeders sa backyard breeders, no, mga KMB. Yung link nandiyan na sa description. So, ayun na muna, happy farming sa lahat. So, eto mga KMB, is sample ng brooding ko sa aking mga manok namin dito, no. Kung nakikita nyo, ayan, nakabalot siya ng karton sa buo, likod, harap, gilid. Ang pinaka-open lang niya is itong pintuan, no? So, controlled na. Tapos, indoor yan, no? Nakapasok sa loob. Tapos, may ilaw pa sa gabi. So, tuwing umaga, bibit-bitin natin yung kulungan, ibibilad natin para bumalik yung sigla nila. Lalo yung mga sisiw na manok is napakahina sa lamig niyan. So, ayun, mga KMV, naalis ko rin yung tubig nila pag di ko sila pinapakain. Kasi pag nabasa, ayun, doon namamatay. So, may mga namatay na rin dito. Hopefully, wala nang mamatay ulit.